Hello guys, magre-reset tayo ng service light sa ating Kuruma. Ngayon, subukan natin i-reset. So, una, lalagay natin yung susi. Tapos, lagyan natin sa first. So, yan. First position sa susi natin guys, tapos pindutin natin yung ito, reset button niya. So pindutin natin ng 3 times, 1, 2, 3, so yan ang lalabas, yung battery natin may 12.3 volts, yun naman. So ito guys, balik natin, lagay natin sa second position. So ayun siya guys, lumabas service A exceeded by 31 days. So sinadya ko siyang hindi reset guys para mabidyohan ko, para mag-share sa inyo. So ito siya ngayon. So pindot tayo ng 3 times dito, sorry, long press pala, long press natin. Tanong niya, reset ba natin? 3 seconds. Yun. Service interval has been reset. Ayun. 15,000 kilometers pala guys. Yung service B na yun. So, after 15,000 kilometers, so, doon na naman tayo magpalit ng mga filter. Change oil natin. Kung susundin natin siya. Pero sa mga ano ngayon, every 5,000 kilometers magpapalit. Pero ang recommended ng Kuruma na to, ito, 15,000. Every 15,000 magre-reset siya ng kailangan siyang magpalit. Oil, cabin filter, steering fluid, ano pa ba? Basta ano, sa most of the kuan guys, kanang oil or mga kailangan palitan diyan sa ano, sa loob ng makina, nakalagay diyan sa ano. So ilalagay ko yun mamaya, yung ano, yung mga specific na papalitan na parts or mga service na kailangan, including sa service B. So yun lang guys, lagyan natin. Okay na siya, na-reset na. So, tingnan natin ngayon. Mag-start natin kung meron pa ba siya. Tablet. Hugot. Hugot ang mga susi. Balik natin guys. Tingnan natin kung nawawala na yung light niya. Yun! Congratulations! Wala na guys! Okay na! So, maghintay lang tayo ng 15,000 kilometers para i-reset siya ulit. So, yun lang guys! Maraming salamat!